Magandang araw, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jessica. Ako po ay 23 anyos lamang. Isa po akong Manilenya. Bali, nag-iisang anak lang po ako ng aking inang propesora sa isang kilalang universidad. Hindi ko na po nakilala ang aking ama. Usap-usapan sa aming lugar ang kanyang pagiging aswang, na hindi ko din naman tiyak kung totoo ba o hindi. Ang mga naririnig kasi namin ay kwento lang ng aming mga kapitbahay na masyadong marurumi ang isip. Sa panahon kasi ngayon, mahirap mambintang. Lalo na't bawat bitaw natin ng masasamang salita sa kapwa ay may katumbas na kaparusahan at bayad sa batas. Pwede na tayong ireklamo at kasuhan. Iba na ang panahon ngayon. Lahat na lang ng papakawalang kataga ay kailangang walang nadadamay o walang napapangalanan. Ang tawagin sa kahit na anong nilalang ang tao, pagmumurahin man ito o ipahiya ay hindi pinapalusot ng mga alagad ng batas oras na ang isang usisera ay naireklamo. May karampatang parusa ukol rito. Magbabayad pa ng multa at hindi mawawala ang paghingi ng tawad sa kung sino man na kanilang nagawa ng kasalanan. Mas lalo ng delikado kapag ipinagsigawan ito sa harapan ng maraming tao. Mas lalo kasing magkakagulo ang mga marites at marami pang madadamay. Kaya nga noong may naging usap-usapan ng mga tao tungkol sa hindi ko nakikilalang ama, nananahimik kaagad sila at hindi na pinalawig pa ang namumuong chismis. Wala naman silang sapat na ebidensya para ipagkalat ang mga ito. Sabi ni Mama, nasa sinapupunan pa lang daw niya ako, ay tinakbuhan na si Mama ng lalaking nakabuntis sa kanya, kaya hindi na panagutan ang kanyang dinadala. Dahil sa kanyang sinapit, napilitan si Mama na buhayin akong mag-isa. Lalo na't matapos siyang madiskubre nila Lolo at Lola na nagdadalang tao pala, ay kaagad siyang itinakwil ng mga ito. Sa iba pang rason, kinamumuhian nila ang aking ama na wala ngang ibang napatunayan ay tinatak na nila sa kanilang sarili na si Papa ay isang aswang, mamamatay tao at hayok sa laman ng tao. Kahit mahirap, nagawa namang pagsikapan ni Mama ang lahat. Umaasa siya na magagawa niya ng paraan na matustusan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Lalo na't nang ipanganak ako, ay kulang daw ako sa buwan at kinailangang ilagay muna ng pansamantala sa loob ng incubator. Makailang beses kong tinanong kay Mama kung sino ba ang aking papa. Pero maraming beses din niya akong hindi sinagot. Sabi niya, hindi na daw dapat na pinag-uusapan ng taong matagal na kaming kinalimutan. Masasaktan lang daw ako kapag sapilitan kong inalam sa kanya ang buong katotohanan. Lalo na at nagsisisi daw siya sa nangyari sa relasyon nila ni Papa. Marami akong gustong itanong sa kanya noon, pero hindi ko lubos maisip kung bakit kailangang itanggi niya at itago ang katiting na impormasyong hinihingi ko para makilala ang Papa ko. Iba po pala kapag lumaki na hindi buo ang pamilya. Parang may nawawalang parte sa akin. Parang hindi kumpleto ang aking pagkatao. Kaya naman lihim kong minatsyagan si Mama. Napansin ko, kapag napapag-isa siya sa kwarto, ay may nakikita akong larawan na hindi niya mailapag-lapag. Palagi niya itong tinititigan at kinakausap. Minsan ay nakikita ko pa siya na iniiyakan ito at sinasabi na paano daw niya sasabihin sa akin ang lahat. Gustong gusto kong magtanong pero hindi ko naman magawa. Alam ko naman na wala akong makukuhang impormasyon kay Mama. Tikom ang bibig niya sa mga bagay na iyon.
Minsan ay umalis siya at nagpunta sa palengke. Naiwan ako sa bahay ng mag-isa. Ewan ko ba, hindi po ako tinuruan ni Mama ng mga bagay na alam kong dapat ay ikagagalit niya. Pero nang mga sandaling yun, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pagdududa. Marami po akong nakikita at nakakasalamuha na mga single mama. At karamihan sa kanila, nagsisikap mag-isa para buhayin ang kanilang anak. Hindi para iyakan ang lalaking nanloko at nang iwan sa kanila. Iba lang kasi ang ginagawa ni Mama at nakakapanibago iyon para sa akin. Nang umalis nga siya, nagpa siya akong pumasok sa kanyang kwarto nang hindi nagpapaalam. Ang sadya ko lang naman ay kunin ang nasabing litrato na palaging iniiyakan ni Mama. Mabuti na lang, kaagad ko itong natagpuan. Hindi na ako nahirapan na halungkatin ang kanyang mga kagamitan dahil sa ibabaw ng tukador lang naman ito nakalagay. Dali-dali kong kinuha ang larawan at itinakbo sa loob ng aking silid. Dito ko napagtanto na matagal na panahon na palang may inililihim sa akin ang aking ina. Ang larawan na aking nakuha ay galing sa aking ama. Ang kanyang pangalan ay itago na lang natin sa pangalang Rodel. Ito ang nakasulat sa likod na bahagi ng larawan. May munting sulat din na nakahabilin para kay Mama. Nakadikit ito sa larawan kaya naisip kong kuhanin ito at buklatin. Isang sulat mula kay Rodel ang aking nabasa. Humihingi ng tawad kung bakit kinailangan niya kaming iwan. Sa ibaba ng kanyang pangalan, nakasulat ang isang address. Emosyonal kong itinago ang sulat maging ang litrato. Nanginginig na nagdesisyon ako ng mabilisan. Kailangan kong umalis dahil napagtanto ko na nagsisinungaling sa akin si Mama. Pinasok ko sa aking bag ang ilang mga mahahalaga kong gamit. Balak kong bumiyahe para hanapin ang aking ama nang sa gayon ay makumpleto na ang aming pamilya. Wala akong pakialam ng mga sandaling yon kung ano nga ba ang mararamdaman ni Mama kung sakali mang matuklasan niyang panakaw lang akong umalis. Ngunit kailangan kong hanapin ang aking ama para naman makumpleto na ang aking pagkatao. Naging maayos ang pakikitungo ko kay Mama pagsapit ng gabi. Ipinakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sinabi ko sa kanya ang pangarap ko. Nakikita ko naman siyang ngumiti pero hindi yun sapat. Kaya nang mahiga kami para matulog na, sinigurado kong hindi siya mag-aalala sa gagawin kong pag-alis. Nag-iwan ako ng liham kung saan nakasaad na babalik ako makalipas lang ang isang buwan. Umalis ako sa bahay nang tulog pa si Mama. Wala akong magawa. Kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon ay idadaan na lang sa dasal ang lahat ng pakiusap. Kung minsan, kailangan din gumalaw at kumilos para mangyari ang isang bagay na matagal nating pinapangarap. May kalayuan ng antike sa aming lugar. Dito kasi ang nakalagay na address ng aking ama at dito ko siya hahanapin. Rodel Marciano Lopez, yan ang pangalan niya. Mabuti na lang talaga, matandain ako sa mga pangalan. Mabilis akong makakapagtanong kapag laging ganito. Nang makarating ako sa lugar, napag-alaman kong ang Rodel Lopez na hinahanap ko ay nakatira sa isang liblib na baryo sa parte pa din ng Antique. Walang takot na bumiyahe ako papunta sa baryong ito. Kahit pa kung makatitig sa akin ang mga tao ay magkahalong takot, awa at tingin sa akin ay nababaliw na. Hindi naglakas ng loob ang isang tricycle driver na pinakyaw ko
para pumasok sa baryo. Hanggang entrada lang daw siya dahil ang pagpasok pa sa isang bloke papunta sa bahay ng hinahanap kong tao ay delikado na daw para sa kanya. Nagtataka man, hindi na din ako nagtanong pa at hinayaan na siyang ibaba ang dala kong bag. Tutal ay pinadiscount naman niya ako sa pamasahe. Naglakad ako papunta sa unang bahay na aking madaraanan. Maliwanag pa dahil alas 5 pa lang ng hapon. Gayunpaman, nagtataka ako kasi ang mga tao nasa loob lang ng bahay nila. Nakasilip at sinusundan ako ng tingin. Hindi nakatiis na kinausap ko ang isang ginang. Sinabi ko sa kanya kung may kilala ba siyang Rodel Lopez. At sinabi niyang kilala niya naman ito. Dahil sa tuwa, nagpakilala ako bilang ang kanyang nawawalang anak. Hindi ko kasi akalain na ang aking buhay ay may pagkakahawig pala sa telenovela. Yung mahihiwalay ako sa aking ama at hahanapin ko naman siya. Nagkatinginan ng mga tao sa aking tinuran. Ang kaninang kakaibang tingin sa kanilang mga mata ay kaagad na naglaho. Para bang sa sinabi ko na anak ako ng kanilang kakilala ay nagbago kaagad ang kanilang pakikitungo sa akin. Puno ng respeto at takot. Lumapit sa akin ng isang lalaki na nagngangalang Mang Alex at kinamusta ako. Marahil ay naniniguro lang siya kung nagsasabi ba ako ng totoo, kaya naman kaagad kong ipinakita sa kanya ang larawan ng aking ama, maging ang kanyang sulat na iniwan sa amin. Nanlaki kaagad ang kanyang mga mata. Kaagad niya akong inihatid sa bahay ni Papa. Humantong kami sa isang malaki ngunit lumang bahay. Nagulat ako dahil hindi lumapit si Mang Alex sa pinto ng bahay. Sa halip, nagtawag siya ng tao po sa may balkonahe. Isang lalaking sa tansya ko ay may pagkakahawig sa dalakong litrato ang dumungaw. Ewan ko ba, pilit sumusoong sa aking isipan ng usapang ang aking ama ay isa daw na aswang. Malagom at mababa ang boses ng taong kumausap sa amin. Galit niyang tinanong si Alex kung sinong lapastangan daw ang gustong kumausap sa kanya. Sa takot ko na baka pagalitan niya si Mang Alex, ay nagpresinta na kaagad ako at ipinakilala ang aking sarili. Nagulat si Papa sa aking tinuran. Saglit na naging tuliro at maya-maya ay ipinagtabuyan ako. Sabi niya, bumalik na daw ako sa tabi ng mama ko. Tumanggi ako sa kanyang sinabi dahil hindi naman yon ang gusto ko. Tinalikuran niya ako kaya gayon na lang ang lungkot na tila ba batong dumagan sa dibdib ko. Matatag kong sinabi kay Papa na hindi ako aalis hanggat hindi kami nagkakausap. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat ng nasa saloobin ko. Kaya tila nakakaintinding umalis naman kaagad si Mang Alex, tsaka sinabing huwag daw akong mag-alala at maiintindihan naman ako ni Papa. Kahit nasa balkonahe siya, samantalang nasa labas ako at nagpapaliwanag, sinabi ko sa kanya na buong buhay ni Mama ay hindi man lang nito naranasan ang maging masaya. Kaya naman kahit gaano kahirap ang paghahanap sa kanya, ay binaliwala ko ito, makita lang ang aking ama. Sinabi sa akin ni Papa na hindi na daw ako dapat nagpunta dito dahil masyado daw delikado. Ngunit matigas ang ulo ko. Alam ko naman yon. Kaya bilang pagpapakita sa kanya ng aking katatagan, ay nanatili ako sa labas at naghintay hanggang sa papasukin niya ako. Na isang malaking pagkakamaling nagawa ko. Dahil muntikan na akong mapahamak. Nakasandal lang ako sa isang bench na nasa harapan ng bahay ni Papa.
nang may dumating sa bakuran na isang malaking itim na baboy. Noong una ay sumigok-sigok lang ito. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan ng magtagal ang pag-iingay ng nasabing hayop. Ilang sandali lang, nagulat ako nang inatake ako ng malaking baboy. Makailang beses niya akong dinambahan, kaya gayon na lang ang pagkakataranta ko. Ang kanyang mga atake sa akin ay kakaiba. Dahil ang bawat baon ng kanyang mga paa sa aking balat ay lumilikha ng mahahabang kalmot na parabang nanggagaling sa isang mahabang kuko. Dito na ako napasigaw sa labis na takot. Sinubukan kong manlaban at dumampot ng bato at dito ko na napagtantong hindi pangkaraniwan na baboy ang kaharap ko. May samaligno ang nasabing baboy na habang tumatagal ako sa pagkakatitig sa kanya ay nagkakaanyong tao na siya. Gigil akong nagsumigaw tsaka sinabi sa kanya kung ano ba ang kasalanan ko at nagawa niya akong saktan. Never kong inexpect na sasagot ang baboy. Pero gayon na lang ang pagkataranta ko nang malutong itong humalakhak. Dito na ako tuluyang nataranta at humingi na ng tulong sa aking ama. Kagad naman niyang binuksan ang pinto at taranta akong pinapasok sa loob. Iniluwa si Papa sa pinto, dala ang isang shotgun at hinahabol ng bala ang malaking itim na baboy. Ilang beses pa itong tila ba nanudyo kaya naman galit na sininghalan ni Papa ang aswang tsaka sinabing kahit uugod-ugod na raw ang baboy na iyon ay hindi pa din niya yayakapin ng tuluyan ang pagiging isang masamang nilalang. Marahas niyang ibinalya pasara ang pinto tsaka mahigpit akong niyakap. Tinanong pa ako ni Papa kung ayos lang daw ba ako kaya napaiyak na lamang ako dahil sa nararamdaman kong takot. Napakarami kong tanong sa aking isipan. Mga bagay na hindi ko alam kung paano ko lubusang maiintindihan kung hindi niya isisiwalat sa akin. Mabuti na lang, hindi siya naging maramot sa pagsasalaysay sa tunay na nangyari noong magbuntis si Mama sa akin. Ipinaliwanag niya na wala naman daw talaga siyang balak na iwan kami. Kaso lang, kailangan niyang gawin para mapanatili kaming ligtas. Dahil siya daw ay anak ng pinuno ng mga aswang. Ang baboy na umatake sa akin kanina ay isa lamang sa mga utusan ng kanyang ama. Hindi na daw siya nagulat na muntikan na akong ipapatay ng sarili kong lolo dahil gusto nga daw nitong yakapin na ni Papa ng tuluyan ang pagiging aswang. Isinilang na siyang may pagkataong hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, hindi siya katulad ng iba na ginagamit ang kakayahan sa kasamaan. Sa halip, siya ay pumasok sa pag-aalbularyo. Hindi ito nagustuhan ng kanyang ama, kaya ilang beses siyang ginulo ng mga kasapi nitong aswang para magsawa na si Papa at tanggapin na ang mana nitong bertud. Ilang beses siyang inalok na ilang beses din namang tinanggihan niya. Wala daw sa bokabularyo niya ang maging aswang. Lumikas daw si Papa nang wasakin na ng mga aswang ang tanging tahanan na kanyang tinutuluyan. Nagpunta siya sa Maynila kaya sila nagkakilala ni Mama. Nang mga panahong iyon ay nalalapit na siya sa edad na 21 kung saan makakamit niya ang mga hindi pangkaraniwan na kakayahan na tataglayin ng isang malakas na pinunong aswang. Kaya niyang malaman kung may panganib bang naghihintay sa kanya. May naaamoy na kalaban at nakikita sa malayo ang mga mahahalagang tao sa buhay niya at kung ano ang ginagawa ng mga ito. Kaya daw hindi siya nagulat nang makita ako dahil kilala na daw niya ako. Noong araw, wala naman daw talaga siyang balak na iwanan kami. Ngunit nanganib ang buhay namin ni Mama
nang sumugod sa kanilang tinitirhan ng mga kasaping aswang ni Lolo. Napilitan siyang labanan ng mga ito gamit ang kanyang kakayahang aswang. Hindi pa man niya kayang magbago ng anyo, ay taglay naman niya ang lakas at bilis ng isang aswang. Ngunit may nakakita sa kanya at imbis na tulungan, ay pinaratangan pang isang aswang. Nagulat si na mama dahil nakarating ito sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Iniutos na hiwalayan niya si papa na hindi niya ginawa. Kaya siya itinakwil ng mga ito. Ang totoo palang rason ay dahil aswang daw ang aking ama. Masakit man, napilitang iwanan ng papa ang aking ama para tanggapin itong muli ng kanyang mga magulang na hindi naman nangyari. Napilitan si mama na buhayin ng mag-isa ang naging bunga ng pagmamahalan nila ni papa para na din sa binitawan niyang pangako na hindi masasayang ang pagsasakripisyo ni papa para lang mailigtas kami. Hilam sa luha ang aking mga mata nang matapos si papa sa pagsasalita. Hindi ko akalaing matindi pala ang pagdurusang kanyang pinagdadaanan. Kung ang mga normal na tao ay marami nang sinasabi tungkol sa kahirapan at pagiging salat sa pamumuhay, mas masahol pa ang pinagdadaanan ng mga aswang. Halos lahat na lang ay pinoproblema nila. Mahigpit ko siyang niyakap at sinabing naiintindihan ko na ang lahat. At hindi ko siya pipilitin na makipagkita kay mama kung talagang inaalala niya ang aming kaligtasan. Ayaw ko din naman na mapahamak siya dahil lang sa pagtatanggol niya sa amin. Iba ang mundo ni papa sa mundo namin ni mama. Kaya naman sinabi ko sa kanya na kahit ilang araw lang, hayaan ko muna siyang makasama ng sagayon ay may maikwento ako kay mama tungkol sa naging buhay niya. Sabi pa ni papa, wala namang maganda sa naging buhay niya. Malungkot at nag-iisa. Dumarami lang ang tao sa kanyang bahay kapag piyesta. Dahil ang mga aswang ay nagdidiwang din ng kapistahan na alay sa kanilang sinasambang anito. Sinabi ko sa kanya na tanggap ko naman ang lahat tungkol sa kanya. Kaya sa awa ng Panginoon, hinayaan niya ako na tumira muna sa kanya. Wala akong balak na sayangin ang mga sandali dahil may isang buwan pa ako para manatili sa kanyang tabi. Hindi ko nga lang talaga alam kung ikasisiyak ko ba o ikatatakot ang mga sandaling yon na magkasama kami ni Papa sa iisang bubong. May itinuro siya sa aking isang kwarto kung saan daw ako dapat manatili. Pwede akong lumabas ng umaga hanggang hapon. Ngunit pagsapit ng gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, ay kailangang nakasara na at nakalak na ang pinto. At kahit ano daw ang mangyari, ay wag na wag kong bubuksan ang pinto. Tumalima naman ako sa lahat ng iniutos sa akin ni Papa. Alas 6 pa lang ay nakakulong na ako sa kwarto. May kuryente naman pero hindi kumagawang gamitin ang ilaw sa takot na baka ito pa ang maging dahilan para maging bayolente ang aking ama. Naririnig ko siyang umuungol pagsapit ng alas 11. Tila ba nahihirapan? Ang kanyang boses ay napapansin kong nagbabago. Nagiging boses o huni ng baboy, aso o minsan naman ay ungol ng hindi ko matiyak na mabangis na halimaw. Kapag ganoon na ang aking naririnig, ay kaagad akong sumisiksik sa loob ng aparador at nakatalukbong pa ng kumot habang ang mga nakahangir na damit ay nakatabon din sa akin. Ipinaliwanag ni Papa na iyon daw ang nangyayari sa kanya pagsapit ng hating gabi. Dahil nga hindi pa niya tinatanggap ng lubusan ang pagiging pinuno ng mga aswang. Kapag tinanggap daw niya ito, ay magagawa na niyang kontrolin ng panibagong pagkatao. Ngunit kakailanganin niyang maging bayolente at kumitil ng buhay na siyang hahanap-hanapin na
ng kanyang ginhawa hanggang siya ay nabubuhay. Sa umaga naman ay nagiging normal na tao lang si Papa. Palagi niyang kasama si Mang Alex na napag-alaman kong matalik niya palang kaibigan. Kalaunan, unti-unti ko nang natatanggap at nakikilala ang klase ng nilalang na kinabibilangan nila. Sila ay mga aswang na gabunan. Ngunit magkagayon pa man, hindi sila masasama. Mabubuti silang nilalang. Nagawa lang nilang maging masama dahil sa kagagawan din ng mga tao. Sila ay inabuso at sinaktan. Pinahiya at hinusgahan. Inapi ng walang patutunguhan. Kaya naman kahit alam kong sila ay mga nilalang na nabubuhay sa dilim, pumampi ako sa kanila at naiintindihan ko sila. Kahit papaano, naging malapit ako sa mga nakatira doon. Alam kong halos lahat sila ay aswang, pero nakikita ko ang respeto at takot nila sa akin. Ayon pa sa kanila, totoong sila ay mga aswang, pero hindi sila kumakain ng tao. Tanging ang pinuno lamang nila ang may kakayahang gawin yun, ngunit hindi ginagamit ni Papa ang bertud na nais ipamana sa kanya ng kanyang ama. Dahil natatakot siya, nahusgahan ko siya pagdating ng araw, kagaya ng ginawa ni Mama sa kanya. Umiyak ako at sinabing hindi ako kailanman magbibitaw ng salitang alam ko na ikasasakit ng kanyang loob. Inilahad ko sa lahat na hindi isang sumpa ang pagiging aswang. Sadyang wala lang kaming magagawa kung nakatadhana na kaming maging ganito. Ang tanging magagawa lang namin ay ipakita sa mga tao na mali sila sa ginawang panghuhusga sa mga aswang. Na sila ay katulad lang din ng mga normal na tao. May karapatang mabuhay sa mundo. Iba nga lang sa nakagisna ng mga tao. Kinagiliwan ako ng mga tao sa Baryo Pinuti. Kung dati ay natatakot ako sa katahimikang dala ng presensya ng mga nakatira dito, iba na ngayon. Kaya naman nang magpaalam ako sa kanila, walang pagsidla ng aming kalungkutan. Ayaw kong umalis at ayaw din nila na lumayo ako. Sinabi pa nga ng mga nakatira doon na dalhin ko na lang daw si Mama sa baryo at sila na ang bahalang pumurtekta sa amin. Magandang ideya ang sinabi nila, pero ang komento naman ni Papa, delikado daw ang bagay na yon. Mas madali kaming matutunto ng kanyang ama, ang aking lolo, para patayin. Nang sa gayon ay wala nang panghawakan pa si Papa para manatiling tao. Matapos makapagpaalam, umuwi ako sa Maynila dala ang isang magandang alaala para sa aking ina. Gusto kong ibahagi sa kanya ang tuwa na aking nadarama nang makasama ko si Papa. Ngunit ang ngiti sa aking labi ay kaagad natanggal nang sa halip na si Mama ay isang lamay ang aking naabutan. Umiiyak na sinalubong ako ni Lola, ang ina ng aking ama. Natagpuan daw nilang patay si Mama. Maraming kalmot sa katawan at may kagat sa leeg. Sabi nila, kagagawan daw iyon ng aswang. Nais pa sana nilang pagbintangan si Papa, pero nagalit ako at sinabing walang kasalanan si Papa dahil kasama ko siya sa lahat ng pagkakataon. Sinubukan kong magpunta sa albularyo at magpatawas. Dito ko na lamang ibang aswang ang may kagagawan sa pagpatay kay Mama. Isang matandang aswang ang galit na galit kay Mama. Nang dahil daw sa kanya ay tinalikuran ng kanyang sariling anak ang pamana. Nanghina ako sa lahat ng aking nalaman. Ang aking lolo na ama ng aking papa ang may kagagawa ng mga bagay na ito. Noon din ay bumiyahi ako papunta sa Baryo Pinuti.
Gusto kong isumbong kay Papa ang lahat. Ngunit nagulat ako nang sa pagdating ko doon ay nag-iiyakan ang mga tao. Nagabilin daw ang aking ama na kailangan ko nang magpakalayo-layo. Mahal daw niya ako at wala siyang balak na magaya ako sa aking ina, kaya tinanggap niya ang pamanang birtud ni Lolo. Gayunpaman, hindi na niya kayang maging normal pa, kaya siya umalis. Nalungkot ako sa kanyang ginawa. Gayunpaman, nagpapasalamat ako na kahit papaano ay nakilala ko siya. At sa aking buong pagkatao ay tinanggap ko naman na ako ay anak ng pinuno ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Jessica, ang inyong kaistorya. Magandang araw po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lester. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming kapitbahay na si Aling Digna. Minsan talaga kung sino pa yung inaasahan nating mabait ay siya pang may tinatagong lihim. Mabait si Aling Digna. Matulungin at maawain. Yun nga lang ay hindi pwedeng galitin. Nasa loob kasi ang kanyang kulo at maraming nakakatakot na bagay siyang ginagawa sa mga taong nais kumalaban sa kanya. Kagaya na lang ni Aling Rosita, nagkaengkwentro lang sila nang minsang makarating sa tanim na tubo ni Aling Digna ang alagang kambing ng kawawang matanda. Nang makita niya ito ay dali-dali pa siyang humingi ng tawad. Ngunit hindi kontento ang paghingi kay Aling Digna ng tawad dahil kinailangan niyang umusal ng ritual para sumuka ang kawawang si Aling Rosita ng sangkatutak na uod bago namatay. Isa na sa kanyang mga naging biktima ang yumao kong tita na tawagin na lang natin sa pangalang Bella. Ang totoo niyan, binarang siya. Naging kalunos-lunos ang kanyang sinapit na kung minsan, hiniling kong sana'y hindi na siya umuwi pa. Hindi ko makakalimutan ang mga palahaw niya sa tuwing may naglalabas ang uod sa kanyang sinuka, sa kanyang mga sugat at kung minsan ay kumakain sa kanyang mga mata. Si Tita Bell ay hindi pa katagalan sa pananatili sa aming lugar. Galing siya ng abroad, ngunit napilitang umuwi ng magkasakit si Lola. Dahil kapapanganak pa lamang ni Mama, hindi ito maasikaso niya. Si Tita na kababatang kapatid ni Mama ang nagpresintang umuwi para alagaan si Lola na kalaunan ay pumanaw din dahil hindi nakinaya pa ang sariling karamdaman. Mabuti na lang, kahit wala na si Lola, ay nanatili si Tita dito sa aming bayan. Sa bahay namin siya nakatira at sa totoo lang, suportado niya ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Masaya na din ako kasi hindi si Tita yung tipo ng mapagkwentong tao. Lahat ng naibibigay niya ay bukal sa kanyang puso. Bilang pasasalamat, ginagantihan namin siya ng kabutihan. Walang anak si Tita. Hiwalay siya sa asawa. Sinubukan na din namin siyang kausapin na nakasuporta lang kami kung nanaisin niyang mag-asawang muli. Ngunit masyadong masikip na daw ang puso niya para sa bagong pag-ibig. Ayon sa kanya, masaya na daw siya sa buhay niya ngayon. Masaya na siyang kasama kami at hindi na siya kailanman magiging mapaghanap sa mga bagay na hindi naman talaga para sa kanya. Ganyan kabait ang tita ko, kung kaya't hindi ko maintindihan kung bakit ginawaran siya ng kakaibang sakit ni Aling Digna. Oo, si Aling Digna. Sumpa man,
Kitang-kita ko ang ginawa niya. At kahit kailan ay hindi ko ito maiwawaksi sa aking isipan. Gabi noon at nagmamadali ako sa aking pag-uwi. Medyo nataglan kasi ako sa universidad na aking pinapasukan dahil sa dami ng proyektong kailangan kong tapusin. Namataan ko sa kalsada si Aling Digna. Abala sa pagbitbit ng mga paninda niyang kakanin na hindi naubos. Naisip kong bilisan ang aking mga hakbang nang sa gayon ay maunahan ko siya sa paglalakad. Hindi ko naman sinasadya na masagi ang kanyang basket. Dahilan para mabitiwan niya ito. Nagkalat sa kalsada ang kanyang mga paninda kaya natatarantang humingi ako ng paumanhin sabay tinulungan ng matanda sa pagdampot ng mga ito. Sa aking pagpulot sa bawat supot, isang larawan ang namataan ko. Nakangiti ang babaeng naroon at mukhang ninakaw lamang ang litratong yon na pagmamay-ari ng aking Tita Bel. Biglang hinablot ni Aling Digna ang litratong hawak ko kaya sinikmatan ko siya sabay tanong kung bakit nasa kanya ang larawan ng aking tiyahin. Imbis na sumagot, dali-dali akong iniwan ng matanda at ni hindi na inabalang damputin pa ang ilan sa mga naiwang kakanin sa kalsada. Halos patakbo siyang nilisan ng lugar, kaya labis akong naintriga sa kanyang ginawa. Imbis na pauwi ng bahay, mas pinili kong sundan siya sa kanyang tahanan. Para sa gayon ay malaman ko kung ano ba ang gagawin niya sa litrato ng aking tiyahin. Madilim sa kanyang tahanan nang dumating kami. Hindi niya ako napapansin kaya nagagawa ko ang lahat ng paraan para makita ang kanyang ginagawa. Inilapag niya ang litrato ng aking tita sa mesa. Maya-maya lang, naglabas siya ng isang may kalakihang kahon. Sa aking kinaroroonan, tanaw ko kung ano ang laman ng kahon. May nakalagay doong mga manika, karayom, maliliit na botelya at libro, maging mga kandila. Sinindihan niya ang kandila at kinuha ang libro. May binasa siyang kung anong kataga doon. Maya-maya lang, kumuha siya ng punyal at inilapag ang kandila. Umusal ng hindi maintindihan na ritual at pagkatapos ay sinugatan ng kanyang sarili. Kalaunan, nasaksihan ko kung paano niya ipinatak ang dugo sa larawan ni Tita. Dito na ako kinilabutan. Nakatitiyak akong ang kanyang ginagawa ay isang uri ng kulam. Akala ko tapos na siya sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi pa pala. Dinampot pa niya ang itim na kandila tsaka ipinatak ang natunaw nitong bahagi sa mismong mukha ni Tita. Naramdaman kong humangin ng malakas at animoy kay daming boses akong naririnig. May nagagalit at pumapalahaw, nagmamakaawa at humahalakhak. Sari-sari ito, babae, lalaki, matanda at bata. May isang boses pa akong naririnig na hindi ko alam kung pagmamay-ari ba ng tao o hindi. Para kasing isang kakaibang nilalang. Umatras ako at umalis. Nanatili akong tulala habang naglalakad sa daan. Takot na takot ako. Nariyan yung pakiramdam ko na parang sasabog ang puso ko sa sobrang sindak. Sana pala hindi ko na siya sinundan. Sana pala'y hindi ko na siya sinilip sa kanyang tahanan. Wala sana akong makikitang nakakatakot na pangyayaring alam kong hindi ko makakalimutan. Pagka-uwi ko sa bahay, ay naabutan kong naguhugas ng plato si Tita Bel. Si Mama naman ay nasa sala at may tinutuping mga nilabhang damit. Nagmano ako at binati silang dalawa ng magandang gabi. Tinanong ako ni Mama kung bakit late na akong umuwi
pero nagdahilan na lang ako na natagalan sa daan. Hangga't maaari, ayaw ko nang ibahagi pa sa kanila ang nakita ko. Malaking gulo iyon kapag nagkataon. Si Mama pa naman ay masyadong suplada pagdating sa mga kaaway. Gusto ko siyang iiwas kahit papano. Hindi ko na namalayan ng mga oras na iyon ay may dinaramdam na pala si Tita Bill. Nagulat na lang kami ni Mama nang magising siya bandang alas tres ng madaling araw. Mangiyak-ngiyak na humingi siya ng tulong dahil nahihirapan daw siyang huminga. Taranta naman akong dinaluhan siya habang nahuhuli si Mama, karga ang aking nakababatang kapatid. Naabutan ko si Tita na sakal lang sarili at parabang may pinipigilang lumabas sa kanyang bibig. Hanggang sa hindi na niya kontrolado ang sarili at tuluyan itong iniluwa. Nahindik kami nang makita ang isang may katabaang uod na kanyang sinuka kasama ng kanyang dugo. Umalingasaw ang malansang amoy, kasabay ng pagwawala din ni Tita dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung sa mga oras na iyon ay dapat ko na bang sabihin sa kanila ang aking nakita. Inunahan kasi ako ng takot. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pa bang ipaliwanag, kaya mas pinili ko na lang na maging tahimik at hintayin ang susunod na hakbang. Kinabukasan, nagulat na lang kami nang nag-iiyakang dumating sa aming bahay ang mga pinsan ni na Mama, iilang tiyahin at mga kaibigan. Nakikiramay sila sa pagkawala ni Tita. Literal kaming nagulat sa kanilang sinabi dahil buhay naman si Tita at may dinaramdam lang. Maging ang aming mga bisita ay nagulat sa kanilang nalaman. Hindi nila alam kung bakit nakatanggap sila ng ganoong klaseng balita. Gayong wala naman daw pala itong katotohanan. Galit na tumungayaw si Mama sa labas ng bahay. Anya, kung sino raw sa aming mga walang hiyang kakilala ang nagpakalat ng balitang wala na si Tita Bill, ay sana'y tumahimik na raw. Wala naman kasing katotohanan ng mga nalaman ng mga ito. Lalo na't isa pa si Tita Bill sa mga nag-asikaso sa bisitang dumalo, di umano sa kanyang lamay. Wala kaming pinagsabihan, maski sino sa kanila, tungkol sa isinuka ng aking tiyahin. Alam naman namin na mas lalong lalala ang sitwasyon dahil hindi namin kilala kung sino ba ang kanyang kalaban. Ngunit isa sa aming mga panauhin ang nakapansin. Anya, mabigat daw ang aura ni Tita Bill. Kailangan naming ingatan ng bawat sandali at baka hindi raw namin mamalayang nalamangan na kami ng aming kalaban. Dahil doon ay natakot naman ako sa aking narinig, kaya lihim akong nagdasal na sana ay maging maayos na din ang pakiramdam ni Tita. Sinubukan namin siyang dalhin sa doktor. Bukod kasi sa kanyang isinuka, ay nakakaramdam din siya ng sakit sa ulo. Sinubukan siyang isailalim sa CT scan, pagkatapos ay pina-X-ray dahil masakit din daw ang kanyang mga buto. Pakiramdam niya ay binabali daw ito, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Ngunit laking gulat namin nang malamang wala namang resulta ang doktor sa kanyang ginawang pagsusuri. Wala raw sakit si Tita Bill. Umuwi kaming masaya dahil wala namang findings ang doktor. Wala na din namang nararamdaman si Tita o kahit na anong masakit sa kanyang katawan. Naisip ko, baka mali lang ang nakita ko sa tahanan ni Naaling Digna. Baka walang kinalaman ang ginagawa niya sa aking tita. Hindi ko lang akalain na ang pagbabaliwala naming iyon ang magdadala mismo sa mas malalapang sitwasyon. Nagising si Tita isang gabi na pinapapak daw ng mga lamok. Biro ko, baka matamis ang kanyang dugo, kaya siya paboritong lantakan ng mga ito.
natatandaan ko. Nagsindi pa ako ng katol para mawala na ang sinasabing lamok ni tita dahil kung ako ang tatanungin, wala naman talagang ni isang insektong gumagambala sa amin. Hindi ko naman alam na magigising akong nakaratay pa din si tita sa kama habang hindik na pinagmamasda ng kanyang balat na nagkaroon na lang bigla ng mapupulang kagat na pinagkakaguluhan ng langaw. Bawat kagat ay hindi maganda ang ginawang epekto sa kanyang balat. Nagsusugat ito at nagkakaroon ng nana. Hindi nagtagal. Napaatras na din ako sa takot habang nakikita ang mga sugat nito na lalong nagnanaknak at naglalabas ng kulay dilaw na likidong may malansang amoy. Isang araw, naglalaba ako ng maruruming damit ni Tita Bel nang namataan ko si Aling Digna na nakasilip sa aming bahay. Sigurado ako, si Tita Bel ang sadya niya. Kaagad namang sumiklabang matinding kaba sa aking dibdib at hindi na nakagalaw pa. Sigurado akong kumurba ang ngisi sa kanyang muka nang makitang nagtagumpay ang kanyang masamang binabalak. Alam ko naman na ganoon ang kanyang nararamdaman. Dahil nakaririmarim ang paraan ng kanyang pagngisi na tila ba'y hindi man lang gustong maputol kahit ilang saglit. Bago siya umalis, nakita ko kung paano bumuka ang kanyang labi na parabang umuusal na naman ang banyagang lingwahe. Yung tanging siya lamang ang nakaiintindi, tsaka dahan-dahang umusad palayo sa aming tahanan. Nang mawala siya sa aking paningin, tsaka naman nagsisisigaw si Tita Bel na tila ba may dinaramdam na sobrang sakit. Sa labis niyang pagpupumiglas ay tila ba hindi niya magawang kontrolin ang kanyang palahaw na naging dahilan kung bakit nagkagulo kami nila mama. Nang mapasukan namin siya sa kanyang kwarto, gayon na lang ang pandidiri ko nang makitang maski ang kanyang buhok ay naglagasan at kasama pang nahulog sa sahig ang kanyang iilang tipak na anit. Nanginginig akong pinagmasdan si tita. Tila siya'y binuhusan ng asido dahil sa kanyang sinapit. Hindi ako napalagay at sinuhestyon ko na kay mama na ipagamot na namin siya sa isang albularyo dahil nag-aalala ako sa aking tiyahin. Kami na lang ang pamilya niya at naging mabuti siya sa amin. Pumayag si mama at sinabi sa akin na huwag na akong mag-alala at ang albularyo na mismo na ipapatawag niya ang pupunta sa aming tahanan. Ayos lang din naman sa akin yun dahil hindi na mapapagod si Tita Bel sa pagbiyahe. Pumasok ako sa eskwelahan nung mga araw na iyon at hindi na naisip pa ang tungkol sa pagpapagamot ni tita. Si mama na daw kasi ang bahala doon. Kaya laking gulat ko nang maabutan sa bahay si Aling Digna at siya pa mismo ang gumagamot kay Tita Bel. Halos panawan ako ng ulirat dahil sa aking nakita. Hindi ko alam kung paano ba ang magiging tama kong reaksyon. Hindi ko naman inaasahan na ang ginang na iyon ang lalapitan ni mama sa kadahilan ng ito mismo ang may kagagawa ng nangyayaring mahiwaga kay tita. Kinausap ko si mama sabay tanong kung bakit si Aling Digna ang kanyang pinagkatiwalaang gumamot kay Tita Bel. Nagtataka naman akong sinulyapan ni mama sabay balik tanong din na bakit daw ba hindi. Wala naman akong maisagot. Pakiramdam ko, pinapahamak ko si Tita Bel. Kaya naman para makasigurong walang ginagawang masama si Aling Digna kay tita, talagang inabangan ko siya hanggang sa matapos na ang kanyang panggagamot. Nang makaalis si Aling Digna, isang makahulugang ngisi ulit ang kanyang pinakawalan. Yun bang tipong may nais sabihin pero gusto niya akong mag-isip kung ano ba ang bagay na yon.
Sinabi ko kay Mama na hindi ko gusto ang ugali ni Aling Digna. Nasa loob ang kulo at tila pa palaging may nais gawing masama. Tumawa lang si Mama sabay sabing kung ano-ano na lang daw ang naiisip ko. Huwag daw sana akong ganoon at hindi maganda sa akin na ang mag-isip na lang ng masama sa taong tumulong sa amin para mapabuti ang kalagayan ni Tita Bel. Umismid ako at sinabi sa kanya na wala akong tiwala sa matanda. Kinagabihan, napansin kong medyo gumaan ang pakiramdam ni Tita dahil nakatulog siya ng maayos at napanatag ako doon. Subalit pagsapit ng kinabukasan ay mas triple ang paglala ng kanyang karamdaman. Halos hindi na siya nakakabangon sa kama at kung minsan na naiihi na lang sa salawal niya. Ang ginawang paggamot ni Aling Digna ay hindi naman yata gamot, kundi gusto lang niyang mas sumama pang lalo ang pakiramdam ng aking tiyahin. Ang dating magandang katawan ni Tita ay naging payat at maputla. Kung wala ang kanyang balat ay natitiyak kong halos puro na lang buto ang makikita sa kanya. Mas lalo akong naawa dahil kahit nagkakasakit na siya, ay hindi niya pinakikialaman ang perang tinatago niya. Gusto niyang ipagpatuloy ko ang pag-aaral at magtapos ng sagayon ay maiahon ko ang pamilya sa hirap. Isang araw, kinausap ako ni Tita. Nagkataong wala noon si Mama sa bahay. Sa palengke siya nagpunta at bibili ng mga pang-ulam na hindi niya naman talaga ginagawa. Nakakahiyamang aminin, ako ang namamalengke para sa aming konsumo. Medyo nanibago ako kay Mama. Matamlay din siya nang umalis, kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon na makapag-usap kami ni Tita. Simula kasi nang magkasakit siya at pagbintangan ko si Aling Digna, ay pinagbawalan na ako ni Mama na ibintang sa matanda ang nangyayari sa aking tiyahin. Maliwanag ang mukha ni Tita nang pumasok ako sa kanyang kwarto. Doon ay ginagap niya ang kamay ko at sinabing sana'y manatili ang pagmamahal sa puso ko. Huwag daw nawa akong maging sakim at huwag ding magtiwala kahit kanino, kahit sa sarili ko pang dugo. Nagtaka ako at napakunot ang noo. Hindi ko alam kung ano ang nais ipahiwatig ni Tita, pero wala naman akong maapuhap na sabihin. Para bang kusang nagsarado ang diwa ko para sa mga katanungan. Inutusan niya akong kuhanin ang kanyang paboritong kamiseta sa ilalim ng kanyang kama, sa bandang ulunan. Nagulat ako nang mapagtantong may kabigatan yon sa kadahilan ng tad-tad ito ng mga nakasabit na alahas. Sari-sari ang mga ito. May pilak, ginto at yari sa diamante, maging perlas na mga hikaw, kwintas at pulseras. Nanginig ang kamay ko nang mahawakan yon. Sabi ni Tita, ibibigay na niya sa akin ang mga nasabing alahas. Sana raw, mangako akong wag na wag ibibigay ang mga iyon sa aking mama. Sa ikalawang pagkakataon, nagtaka ako. Ngunit hindi ako nagsalita. Tila ba may nais siyang sabihin patungkol kay Mama na hindi nga maisatinig? Hindi ko din naman magawang magsalita dahil natatakot ako na baka nariyan lang siya sa tabi-tabi at nakikinig sa amin. Sabi ni Tita, gamitin ko ang mga iyon para sa aking pag-aaral. Kailangan akong makapagtapos. Hindi na daw niya ako magagabayan pa sa mga panahong wala na siya. Dito na ako napaiyak. Para kasing namamaalam na si Tita. Pinagmasdan ko ang kanyang muka. Kalunos-lunos ang kanyang itsura. Sa totoo lang, para bang hindi na katulog at napuno ng alalahanin. Tapos na kaming mag-usap nang dumating ang aking ina. Nagbabasa ako ng libro sa aking kwarto
at si tita naman ay alam kong nagpapahinga sa kanyang higaan. Nag-iisip ako ng paraan kung paano nga ba malalaman ang tunay na sakit ni tita. Ang sabi kasi ng matandang si Aling Digna, nabati raw si tita at hindi naman ako naniniwala doon. Alam kong hindi siya nabati ng mga engkanto. Maingat si tita at magalang sa lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya. Kahit pa isa itong nuno sa punso. Naikwento ko sa isang kaklasiko ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Anya, may nangyari na din daw na ganoon sa kanilang kapitbahay. Ang dahilan daw ng pagkakasakit ng kanyang kapitbahay ay tungkol sa agawan ng lupa at kayamanan. Mag-isip daw ako kung sino ang posibleng magiging kaagaw ng aking tita sa kayamanan at malamang daw ito ang may kagagawa ng panghihina niya. Napatigil ako sa pag-iisip. Ewan ko ba? Si Mama kaagad ang sumagi sa isipan ko. Mula nang magkasakit si tita, palagi na lang umaalis si Mama. Palagi na lang siyang malamig ang pakikitungo kay tita at ayaw niyang nakikialam ako sa pag-aasikasong ginagawa niya kay tita. Siguro ay nahihibang na ako, pero yun ang totoo. Kinakabahan ako sa anumang pinaggagawa niya. Baka lang kasi nandidiri lang siya sa sinapit ng aking tiyahin. Isinuhestyo ng aking kaklase na puntahan ang albularyong sinasabi niya at baka may panibagong masasabi ang matanda sa karamdaman ni tita. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa at pinuntahan ko agad si Mang Lando sa kabilang bayan. Dala ang damit ni Tita Bill. Tinawas ito ng matanda at bakas sa kanyang muka ang matinding sindak. Anya, bakit raw hindi ko nakita ang mga palatandaang malapit sa aming pamilya ang may kagagawan ng pagkakaratay ni tita sa kama? Nagulat ako at pilit na tinatanong si Manong Lando. Tsaka sinabing sana ay pangalanan niya ang kung sino mang lapastangang kumanti sa aking tiyahin. Anya, wala daw siya sa posisyon para sabihin sa akin ang katotohanan. Ngunit magagawa ko raw itong tuklasin. Maglalagay siya sa damit ni tita ng pansamantalang pampakalma sa nararamdaman nitong sakit. Kaya naman napanatag ako kahit papano. Malinaw niyang sinabi na nakulam daw si tita. At malapit nang kunin ng mangkukulam ang buhay niya. Nang makauwi ako sa bahay, ipinasuot ko kaagad kay tita ang damit na galing sa albularyo. Napansin kong medyo gumaan ang kanyang muka, hindi kagaya nung una ko siyang makita. Kung gaano katiwasay naman ang muka ni tita, ay siya namang hulas ni Mama. Pabalik-balik siyang naglalakad sa salas at naiinitan daw siya. Unang beses kong nakita si Mama na ganoon. Tapos kausap pa niya si Aling Digna kaninang umaga, kaya naman gayon na lang ako kung mag-alala. May pakiramdam akong may ginagawang hindi maganda si Mama at mukhang kinasangkapan pa niya ang matandang si Aling Digna. Nakakasiguro kasi ako ngayon na hindi lang basta coincidence ang nakita kong litratong dala ni Aling Digna nang masanggi ko siya noong gabing yun. Mas lalong nadagdaga ng duda ko nang iabot sa akin ni Tita Bell ang kanyang mga alahas at sinabing huwag kong ibibigay kay Mama. Siguro'y may palagay na siyang may nangyayari ng masama sa kanyang katawan. Nalungkot ako sa naisip ko. Napakabuti ni Tita sa amin para gawan ni Mama ng hindi maganda. Maliban sa kapatid niya ito, ay si Tita na ang gumagasta sa lahat ng pangangailangan namin sa bahay. Lalo na kapag hindi nakakapagpadala si Papa para sa aming konsumo. Pinagmasdan ko ang natutulog kong tiyahin. Hindi ko maiwasang daklutin ng matinding awa sa aking puso habang pinakikinggan ang kanyang mahinang ungol.
Tila ba tinitiis na lang niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Napayuko ako. Kailangan kong kumilos para naman kay tita. Panahon na para siya naman ang tulungan ko. Muli akong bumalik kina Manong Lando at hiningi ang kanyang tulong. Sinabi ko sa kanya na kailangan na talagang magamot si tita sa lalong madaling panahon. Tumango siya at sinabihan akong sasama sa akin ngayon din. Kahit alam kong magagalit si mama, sa pilitang isinama ko si Mang Lando at pinatuloy pa sa bahay namin. May hawak na siya kaagad na buntot pagi bilang pangontra daw sa mangkukulam na nagbabalak makapanakit. Ito ang kanilang inihahampas sa bawat nasanibang mga tao na gustong gumaling, ngunit kontrolado pa ng mangkukulam ang kanilang mga katawan. Hinampas ni Mang Lando ang katawan ni Tita Bel at nagulat kami nang pumalahaw si Mama. Nagkatinginan kami ng aking ina. Nanghihina niyang sinabi na naiinggit daw siya kay tita kaya niya nagawa ang tungkol doon. Galit ko siyang sinikmatan. Alam kong masama ang ginawa niya. Kaya halos hingalin ako sa pagpalahaw. Halos magrosaryo na ako para sa ikabubuti ng kanyang kalagayan. Medyo may kapayatan na at larawan ang kawalan ng pag-asa. Imbis na magpagamot, nakiusap na si tita na nakahanda na siyang magbuwis ng kanyang buhay. Hindi pa rin nakaligtas ang aking tiyahin. Namatay pa din siya at nagdusa. Hindi na niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tuluyan ang nakuha ng mangkukulam ang kanyang buhay. Humahagulgol na umiyak si mama. Nagsisisi na daw siya ngunit hindi niya magawang bawiin ang kanyang ibinaong kulam kay tita. Kitang-kita ko kung paano kinulam ni Aling Digna ang aking tiya. Alam kong hindi ko sila mapapatawad. Naglayas ako sa amin at tinitikis ang aking ina. Sana lang, totohanan niyang pagsisihan ang ginawa niya sa kanyang sariling kapatid. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.